guys. Good afternoon. What's up today? And today we are here in the rooftop container garden. At nandito po ko sa likod ng punong bayabas na maliit pa siya pero 4 years old na siya at nag-uumpisa ng namumulaklak at nagbubunga. So be with me for a few minutes at ipapakita ko sa inyo ang aking tanim na puno ng bayabas dito sa rooftop container garden. At ito po ay nakatanim lang sa container at nag-uumpisa ng magbulaklak at magbunga. Okay, let's go! So guys, ito po yung aking tanim na puno ng bayabas. It's already 4 years old. Nung mula nang itinanim ko na galing buto. At ito po ay mag-uumpisa ng magbulaklak at may bunga na. Actually, meron na akong nakitang 7 bunga niya. So, papakita ko sa inyo yung ibang bunga na nabuo na. Ayan. So, nakikita nyo ito. Ito, ayan. Bunga na yan. Malaki na siya. At mayroon pa doon. Ito, dalawa pa. Ayan, dalawang bunga yan. Kulay green pa sila. Kaya hindi pa gaano makita. At marami pang mga maliliit na bunga dun sa taas. At meron na rin isang malaking bunga dun sa itaas na nakatago, di pa makita. Ayan, ayan o, may bunga din siya dun o. Ayan. So, nag-uumpisa na siyang magbunga at ito po ay nakatanim lang sa container, sa plastic bucket with garden soil. Ayan o. Diyan lang po siya nakatanim at already 4 years old at nag-uumpisa na siyang magbunga. So, pwede po tayo magtanim ng puno ng bayabas sa mga container lang sa ating rooftop at pwedeng pabungahin natin at pwedeng palakihin. At huwag masyadong malaki, ipuprun po natin, pabawasan po natin yung mga sanga para hindi siya masyadong mataas na mataas. At abot kamay lang yung kanyang mga bunga just in case na magbunga na siya. Ayan o. Ayan. So, madali lang siyang pitasin kung sakali na mahinog na siya. At yun, abot kamay lang natin. Ito o. Ayan. Ayan yung kanyang mga bunga, maliliit pa. Kasi laki pa lang ng mga hulin. So, marami na rin siyang bunga at nandun sa ibang sanga. At sa nakita ko at nabilang ko ay 7 na yung nabuong bunga niya. So, wait for some time at tuloy-tuloy na yan magbubunga. Kasi perennial naman yung puno ng bayabas. All the year ay nagbubunga siya at namumulaklak. Wala po siyang season na sinusunod. Katulad ng ibang prutas na ang mangga ay namumunga lang siya pag summer. Pero ang puno po ng bayabas ay tuloy-tuloy lang siya sa pamumunga at pamumulaklak. All the year round yan. So, yan po ang aking latest update at developments ng aking itinanim na puno ng bayabas 4 years ago. At yun, naalagaan at laging dinidiligan ng tubig tuwing umaga at hapon para hindi po siya matuyuan ang kanyang lupa at malakas po siya sa tubig, lalo na sa tubig ulan. Gustong gusto niya. So, ito pong bayabas ay nandito sa aming greenhouse. Ayan, makikita nyo po, may bubog ng yero dito. Dito lang siya sa tabi ng, sa gilid na may bubong o greenhouse namin para siya nasisikatan ng araw in the morning and in the afternoon. Ayan. So, pwede po kayo talagang magtanim ng bayabas sa container, plastic or plastic bucket with garden soil at makakapagpabunga kayo ng bayabas sa inyong area, sa small area o sa rooftop garden. Okay? So, yan po ang aking update sa aking itinanim na puno ng bayabas 4 years ago. Okay guys, if you did like my video, please like, share, and subscribe and hit the bell button so that you will be notified for my future uploads in my YouTube channel. Again, this is the Urban Plant Grower with you saying thank you very much for watching all my videos and goodbye. A good day to all.